Tinalanta ng buhawi ang taniman ng mga saging sa Kinapawan City. Mula sa Brigado News FM Kinapawan, may hataw balita si Renz Reponte. Libo-libo mga pananim na saging ang nabuhal matapos humampas ang malakas na buhawi sa Kinapawan City. Ito ang napagalaman ng Brigado News FM Kinapawan sa mga naging panayam sa mga banana plantation owners kung saan inihayag ng mga ito ang kanilang pagkalugi sa naturang pangyayari. Sinabi ni Armando Luren, residente ng Barangay Kalaisan sa Kinapawan City, na abot sa 30 hektarya ng pananim na saging nito ang nabuhal at di na mapapakinabangan dahil wala pa sa wastong gulang ang mga bunga ng saging at di pa pwedeng maibenta. Mahigit 40 barangay sa Kinapawan ang nakaranas ng buhawi kahapon na siyang naging dahilan ng pagkabuhal ng kanilang mga pananim. Samantala, napapabalita di umano na umulan din ng yelo ang naturang mga barangay. Isa na rito ang Barangay Kalaisan, Balindog at Barangay Marbel. Para sa Brigada News TV, Brigada Renz Reponte, Brigada News. Dating City Hall ng San Carlos City, nilamon naman ang apoy. May hataw balita si Maricel Canaya. Sumabay sa matinding init ng araw ang apoy na tumupok sa isang buong building ng dating City Hall dito sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental, noong Sabado bandang alas 11 ng umaga. Nagpapanik ang mga San Carlosano nang lumabas ang maitim na usok mula sa building at maya-maya ay nilamon na ito ng malaking apoy. Pinagtutulungan ng Bureau of Fire Protection San Carlos at Calatrava, San Carlos City Bioenergy Incorporated, San Julio Realty at mga fire volunteers ang pag-apula ng apoy hanggang tuluyan itong nakontrol bandang alas 12 ng tanghali. Base sa imbestigasyon, nagmula ang apoy sa bahay katabi ng nasabing building at dahil sa init ng panahon, ay dali itong kumalat sa building na naging City Hall dito sa lungsod ilang taon na ang nakalipas at ngayon ay pag-aari na ng pamilyang Brosi. Naghahanda ng pananghalian ng nasabing pamilya at may naiwan itong niluluto sa kusina na umano'y naging dahilan ng sunog. Natupok din ang bahay at walang mga gamit na naisalba ang nasabing pamilya at kasamang nasunog ang kanilang mga alagang manok at aso. Sa ngayon ay hindi pa natukoy ang danyos ng nasabing sunog. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ito sa Brigada Maricel Canaya, Brigada News. So interesting to. Bar top natcher at umano'y kabit na lawyer, kinasuhan ng misis na lawyer din. Mula sa Brigada News FM Metro Cebu, may hataw balita si Wendelin Manlangit Karyon. Nagsampa na ng kaso ang abogadang misis laban sa kanyang abogadong mister at kalaguyo nito na isa ring abogada. Kasong concubinage at psychological and emotional abuse in relation to Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004 ang isinampa ni Attorney Ivy Grace Lido laban sa kanyang mister na si Attorney Christian Lido, 34 years old at sa kalaguyo nito. Ang kaso ay isinampa sa Cebu City Prosecutor's Office. Maalala na noong isang araw, nahuli ng mga otoridad ang abogado at kalaguyo nito sa loob ng New Era Cebu Pension House sa lungsod ng Cebu matapos ma-confirm ng asawa na mayroong extramarital affair ang dalawa. Ayon kay Mabulo Police Station Chief, Police Chief Inspector Waldemar Chu, nasa kanilang kustudiya ngayon ang lalaki at ang kabit nito. Napag-alaman na ang lalaking abogado ay isang bar top notcher noong 2007 at ang kanyang kabit naman ay noong 2014 na pumasa ng pasulit. Yan ang report mula rito sa Brigada News FM Metro Cebu, The Music and News Authority, Brigada Wendelin Manlangit Karyon, Brigada News. Moral lesson, SM. Operasyon Patubig, ipinamahagi naman ng RPSB Region 10 mula sa Brigada News FM Cagayan de Oro. May hatob balita si Claudine Lusak. Patuloy ngayon na ipinamahagi ng Battalion Headquarters ang libreng operasyon patubig sa mga residente ng Kamakawan, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Ito'y bahagi sa Units Community Project ng Regional Public Safety Company, katuwang ang Bureau of Fire Protection Regional Office 10. Sa naturang lugar, kulang ang supply ng tubig dahilan upang ipagpatuloy ang nasabing rasyon. Napagalaman ang nasabing barangay ay kabilang sa 13 barangay ng lungsod ng Cagayan de Oro na apektado sa El Nino phenomenon. Para sa Brigada News TV, mula sa Brigada News FM, Cagayan di Oro. Brigada Claudine Lusak, Brigada News. Yan. Sir John, naloka ko sa top notcher na yun. Oh my gosh. Hindi ko lang ma-explain. Alam mo, dapat yan sa mga ganyan, kung hasawa ka na sa isang relasyon, tapusin mo na. Yun. Diba?
Sana kung may hugo tayo ngayon kasama si Brigada Tornican. 89.5 Brigada News yan, pwedeng pag-usapan yan. Kasi ay, yung katanungan natin sa hugot, ano, ibang isang ano. Kung, ganun din! Di ba? Kung hambawang sawa ka na sa isang relasyon. Dapat mo na bang bitiwan yung isa? O, siyempre. Nakakasakit ka na eh. No? Oh, ikaw ba, sir? Pero buti pa kung si Judy Ann, saka si, ano, si Ryan, di ba? Mayroon tinatawag sa married life na 7-year each. Yung renewal vows. Ayan. Yan. At kasi okay, kanila, tuloy-tuloy. That's true. Mm. Maganda nga yan, sir, kasi nire-renew, nagre-reminisce ng inyong past, yung mga pinagdaanan. So, in that way, nasi-strengthen pa yung pagsasama ninyo, yung mag-asawa. And mas, ano, mas naging excited pa yung bawat individual. Kasi nga, madidiscover na naman nila yung another 7 years na ito, ano naman kayong mangyayari? Another 7 years, o mas past the 7 years. Importante din sa relasyon yung siyempre yung sentro, yung Panginoon. That's true. Yan yung magiging haligi, pundasyon ng inyong pagsasama. Kasi anytime, pwede kang malihis eh. That's true. Pero kung nasa sentro yung Panginoon, ang gabay ng langit, di ba? Mm-hmm. Eh paano, nare-recall ka agad doon sa vow mo. Yeah. Maalala mo, oy teka, may pinangako pala ako. Oo. Kaya hindi ka masyadong malihis. Yeah. Ano pang ginagawa mo, Sir John, para ikaw mismo hindi ka ganun, madaling matemp, ganyan? Para sa mga kabrigada ni ating nanonood ngayon. Uminom ako ng power sa soya coffee. Wow! Pagkatapos muni-muni, sabay ng panalangin. Ganun. Yeah. Napakasaya naman. Tatry ko yan. Sige. Alright, eto na mga kabrigada, it's time to greet our friends and mga kabrigada natin, grabe ang panunood. Eto Sir John, may namita ko isang Sika driver. Sabi niya, uy, brigada, salido na. Ay, kuya, happy birthday. Okay, kuan na ka lang, umaga, naka-morning hataw, tapos pagka, yung ano, playlist. Oh, nanonood din siya ng mga VMB natin. Tapos yung ginagawa ni Jubel, yung mga air supply na kanta pag hapon na, tapos balita sa radyo, and then Ronda, grabe, nakatutok talaga Sir June. Speaking ba ng yung Brigada music video, yes, kahapon may nagbanggit sa akin, every Sunday nanonood silang ganun, pero sana daw, merong lyrics. Para sabayan nila. Pwede, di ba? Magandang idea siguro yun. Pwede, sige, tatry natin yan. Natin. Maganda pag may lyrics daw, kasi pwede nilang sinasabayan nila yung mga kanta na pinifeature doon sa Brigada music video. Yeah, and may request din sila, sir. Dapat daw ikumanta ka rin. Bivideohan natin yan. Pwede. Perfect! At dahil dyan, hello sa'yo, Kuya Sika Driver, na grabe, Brigada fanatic, die hard fan. Hard fun? Okay. At dahil dyan, eto pa mga friends natin. Hello muna kay Benny, kay Jorel, kay Sunny, kay Ivan, kay Ken, MacJ, Joffel, ading Justin and Rogel, ang team mang ng basketball team ni Charlie Tugano dyan sa MRBC. Good morning sa iyo, Kuya Security Guard, na eto nakatutok din sa morning hataw. Oh, yan mga kabrigada, marami pa tayong mga chikahan bukas, kaya huwag niyo pong pa-ilipat niyo yung mga channel, tutok lamang dito sa morning hataw. Salamat muna sa CabMax Customer Made Art Craft, and of course, aking damit kay Ma'am Charmaine Inerio. And of course, Kati Leila, get well soon, and mga kabrigada, more chikan pa, and syempre segments na dapat nyo tutukan dito lamang sa Extra Special Morning Hataw. See you again tomorrow. Ito pa rin po, Brigada Jess Saladuna. Ayan, good morning sa mga taga Doña Solidad dyan sa may Aguirre Meat Shop, dahil avid talaga na listener at viewer ng Brigada News TV at nakikinigin ng Brigada News FM. Sa mga kahaton nating wala pang Brigada Newspaper, you can grab your copy now. Salamat sa mga produkto ng Brigada Healthline Corporation, sa maaasahan, aprobado ng gobyerno, siyempre importante, epektibo mga kabrigada ng mga food supplement, Power Cell Serbal Capsule, Power Cell Soya Coffee, Curamed, Drive Max, at iba pa mga kabrigada. Hanggang sa susunod na episode mga kabrigada, dito lang sa Brigada News TV, Services ang Passion. Ako si Brigada June Mendoza, at ito ang Morning Hataw! Happy birthday Sir June, asawa ni Ma'am Jen, happy birthday! Solis! Pansit!